Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating manunubos at tagapagligtas. Isang pagkakataon na naman po ngayong gabi para maisahing papawid ang mensahe po natin, no? Patungkol sa talinhaga. Mga kapatid, this coming Sunday, Lord willing, is our church anniversary. Kaya nga lang, hindi po natin na maise-celebrate dito na tayo sama-sama muli. Katulad last year, tayo po yung muling naka-lockdown. Ganun pa man, umaasa po ako na first week ng May ay makakapagkita-kita na tayo. At sikapin nyo po makadalo. Kung makakadalo kayo ng first, second, or third service sa ating pong church. Umaasa rin po ako na sana'y lobby ng Panginoong Diyos na magluwang na, no? Mas higit ng marami ang makadadalo at marami na rin sasakyan na po pwedeng masakyan. Sa gabi pong ito, huwag po nating kalilimutan na ipanalangin ang mga kapatiran na nasa listahan ng ating mga prayer list. At kung meron po kayong iba pang prayer request, mangyari lamang po, i-text nyo yung pangalan sa akin o kaya kay Sister Ann o kaya kay Sister Erin para ma-upload po natin dun sa mga listahan ng ating mga prayer list. At patuloy po rin natin ipanalangin ang bawat isa, no? Patuloy po tayong mag-ingat, manalangin, lalo-lalo na po sa kalagayan ng ating bansa, maging ng Marikina Valley Bible Baptist Church. Salamat po sa patuloy nating pagsuporta sa gawain kahit po tayo ay naka-lockdown. May pumapasok po na income sa ating pong account number sa ating church para may pambayad po natin sa mga pangangailangan sa church natin, lalo-lalo na po inuupahan natin building. Sa pagkakataon pong ito, ang pag-aaralan po natin talinhaga ay talinhaga patungkol sa natatagong kayamanan at sa perlas, no? Ito po yung dalawang huling talinhaga sa Kingdom Parable. Ito pong talinhagang ito ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo pagkatapos niyang ibigay ang kahulugan ng talinhaga ng masamang damo. Kaya anyayaan ko po muna kayong basahin natin ang mga talatang ito and then mananalangin po tayo and then we will proceed with the 3-point outline that we have tonight, no? Sa mensahe po ito. Ito pong sinabi, no? Sa Mateo 13:44, ang talinhaga ang sa natatagong kayamanan. Ang paghahari ng langit ay katulad ng natatagong kayamanan sa bukid. Natagpuan ito ng isang tao at muli niya itong itinago. Dahil sa kagalakan, siya ay umuwi at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Sa verse 44 naman, gayon din naman ang paghahari ng langit ay katulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, umuwi siya, ipinagbili ang lahat ng tinatangkilik at binili ang perlas. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na sa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ito na meron po kami upang maisahing papawid ang mensaheng ito at maabot ang mga kapatiran sa Marikina Valley Bible Baptist Church at maging ang mga sumusubaybay ng aming pag-aaral every Wednesday night patungkol sa talinhaga. Ang dalangin ko patuloy na tulungan mo ang mga kapatid namin na sa mga oras na ito, maaaring may mga dinadalang karamdaman sa kalang mga katawan o ang iba ay nalulungkot, Panginoon, dala ng pandemic kasi nga po hindi kami makalabas. Ama, tulungan mo sila at magkaroon sila ng comfort mula sa iyo. Maging ang mga kapatira namin na sa mga oras na ito ay maaaring nawala ng trabaho, Panginoon, at walang pinagkakitaan. Dalangin namin, tulungan mo sila, O Diyos. Patuloy na ibuhos mo ang iyong iba yung pagpapala sa kanila. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, upang makagawa sila ng mga tamang desisyon sa kanilang mga buhay. Muli, Ama, tulungan mo kami na magamit mo sa mga taong may pangangailangan. Tulungan mo ang iglesia, tulungan mo Marikina Valley Bible Baptist Church. Ganun din, Panginoon, we are praying for Pastor Baker sa ibang bansa na ikaw patuloy na mag-ingat sa kanya. Muli, salamat sa pribileyo makapagturo sa gabing ito. Puspusin mo ako ng Espiritu ng Diyos, maging ang mga tagapakinig. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
Well, unang-unang, nais ko pong makita ninyo sa talinhagang ito, muli, yung observation sa dalawang talinhaga. No? Mukhang pareho lang ito ng outline natin last week, pero iba lang ang mga sub-points na nais kong makita ninyo. Observation sa dalawang talinhaga, well, parehong di hiningian ng paliwanag ng mga alagad sa kanilang Panginoon ng talinhagang ito, katulad rin ng mga naunang talinhagang ating pinag-aralan. Itong talinhagang ito ay parehong may kinalaman sa mahalagang bagay. Actually, ang kategorya nga nitong dalawang talinhagang ito ay yung tinatawag nating money parable or wealth parable. Parehong nagbenta ng lahat ng kanilang tinatangkilik, yung mga involved sa talinhaga, pareho nitong binili ang kanilang na-discovering mahalagang bagay. Parehong may kinalaman sa katubusan at kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ang talinhagang ito. Now, ang talinhaga patungkol sa natatagong kayamanan, tignan muna natin kung ano yung masasabi natin mga obserbasyon dito. Well, yung kulturang nakapanoob sa talinhagang ito ay yung pagtatago ng kayamanan. Eh, nung kapanahon ng pong yun, mga kapatid, wala naman silang mga bangko. Wala po silang mga pagdideposituhan ng mga lalagyan ng kanilang mga kayamanan. Kaya ginagawa lamang po nila, ibinabaon po nila sa lupa ang kanilang mga kayamanan. Ito man ay sa bahay nila, ito man kung meron silang malaking pag-aaring lupa, dun po nila ibinabaon ang kanilang kayamanan. Kaya nga kapag namatay, yung nagmimiari nun at hindi nalalaman ng mga mahal niya sa buhay at kamag-anak kung saan nakatago ito, eh talagang mangyayari po rito or naalis pa siya rin sa bahay, eh nakalimutan na ito ng tuluyan at antayin na lamang kung sino makakakita at makakadiskubre nitong kayamanan ito. Well, nung kapanahonan po, nung tinatawag nating pagkakaalipin ng Israel at maging nung Northern Kingdom at saka Southern Kingdom, well, marami pong na-displaced na tao, maraming namatay na tao. Kung ito man po ay may mga kanya-kanyang kayamanan na naibaon sa kanilang lupa, abay masasabi po natin na naibaon na rin ito sa limot at hindi na nila alam kung nasa saan ito. At kung ito yung mga nangamatay na at nadalambihag, no, at doon na sila namatay sa lugar na kung saan sila dinalambihag, eh maging yung mga kayamanan na naibaon nila, eh hindi na ito malalaman hanggang sa dumating ang panahon na ito'y madiskubre ng iba. Eh ganun po ang makikita nating nangyari dito. Mukhang makikita natin dito na merong isang taong hinayar na magtrabaho dun sa isang lupa, no? O isang tao na maaring magbungkal ng lupa, na nung may-ari ng lupa at dun siya nagtrabaho. Isa nga sa mga katanungan na umiikot, bakit ganitong istorya ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo? Parang may unethical or diwasto na ginawa yung lalaki dito. At bakit ito ang ilustrasyon na ginamit niya sa talinhagang ito? Well, unang-una, kaya natatanong yan ng mga tao kasi dun sa istorya may mga katanungan kang pwedeng erase eh. Bakit di sinabi nung nakapulot o yung nakakita nung kayamanan doon sa biyari ng lupa, yung na-discover niya, bakit hindi niya ito sinabi? Kaya minsan nagiging kritiko ni ang punan nila rito, eh mukhang merong unethical na nangyari dito na ginawa yung lalaki at ito ang ginamit na illustration ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan po natin at bigyan pansin yung bagay na yan, no? Meron bang diwasto o di-ethical na ginawa yung lalaking nakadiscover ng kayamanan? Unang-una, lumalabas kasi sa istorya na mukhang di alam ng may-ari ng lupa na may nakatagong kayamanan doon. Eh di sinsana kinuha niya ito bago niya ito ibinenta at umalis sa lupa na yon. Kung kanya yung kayamanan na yon, nung ito'y bibilhin, eh sana hinukay muna niya at inalis niya roon. Kaya lumalabas sa istorya, mukhang hindi ito alam nung nagmimi-ari ng lupa. Baka ibinili niya rin to sa ibang tao, itong lupa na ito, at ibinenta niya. Sa Rabbinical law, kapag nakakita ka ng nakakalat na prutas o pera na walang nagmimiari, ito'y sa'yo na. And then, ito ang ethical, no? Pwede namang kumuha siya ng konti at ipambili ng lupa, pero di niya ginawa ito eh. Ang ginawa nung nakahukay, ibinaon niya uli yung kayamanan. Tapos, bumalik siya sa kanilang bahay na nagagalak, ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian
upang mabili lang yung lupa. At nung mabili niya yung lupa, of course, nandun yung kayamanan. Sa kanya na rin yun. Kasi siya rin nakadiscover eh. At the same time, yung lupa na kung saan na-discover ito, kanya na rin. Yun ang obserbasyon natin sa unang talinhaga. Now, doon sa talinhaga naman ng perlas, ang masasabi natin, uli, patungkol ito sa kategorya ng kayamanan or kaperahan, ang perlas ay isang mamahaling hiyas noong panahong iyon. Merong isang mangangalakal dito, no? Wholesale dealer na narito, na maaaring umiikot-ikot sa mga coastal area upang mamili talaga ng mga perlas. And then isang araw nakadiscovery siya ng isang namumukod-tangi at mamahaling perlas. So ang ginawa niya, binenta niya ang lahat ng meron siya upang mabili lamang ang napakahalagang perlas nito. Now, nakita po natin yung obserbasyon natin sa bagay na yan. Ano naman ang kahulugan ng dalawang magkasunod na talinhagang ito? Well, may isa lamang pong tema yung talinhaga na nais kong makita ninyo. Kahulugan. Unang-una, ang talinhaga patungkol sa natatagong kayamanan, dumating ang ating Panginoong Hesukristo upang tubusin ng Israel ang napakahalagang pag-aari ng Diyos. Ikalawa, dumating ang ating Panginoong Hesukristo upang ipagkaloob ang kanyang buhay para tubusin ang iglesia. So, makikita natin itong dalawang magkasunod na talinhagang ito, umiikot doon sa napakahalagang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa atin bilang mga makasalanan nung tinubos niya tayo at binigyan niya tayo ng kaligtasan. Sa aklat ng Exodus 19:5, may nabanggit doon, kaya ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo'y magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. Awit 135 verse 4, sapagkat pinili ng Panginoon si Jacob para sa kanyang sarili ang Israel bilang sariling pag-aari. So dito makikita natin, no, napakahalagang pag-aari nito sa Panginoon. Tinubos to sa kasalanan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Matthew 1 verse 21, Mateo 1:21, siya ay manganganak ng isang lalaki, ang ipangangalan mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Itong mahalagang pag-aari ng Diyos na ito, tinubos ng ating Panginoong Hesukristo nung nagkatawan tao siya sa kanilang kasalanan. And then, sa Mateo 10:5-6, ang labing dalawang ito'y sinugo ni Jesus. Sila ay inutusan niya na sinasabi, huwag kayong pupunta sa daan ng mga hintil at huwag kayong papasok sa alinmang lungsod ng mga taga-Samaria. Sa halip puntahan, pumunta kayo sa nawawalang tupa ng sambahayang Israel. Ang layon dito ay unahin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo yung mga kababayan ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga Hudyo. And then makikita natin sa Gawa 2:36, sa pangangaral ni Apostol Pedro sa Pentecostes, alamin nga may katiyakan ng lahat ng sambahayan ni Israel na ginawa ng Diyos itong si Jesus na inyong ipinako sa krus na Panginoon at Mesiyas. Dito naman sa aklat ng Gawa 13:23, sa lahi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagtindig ng isang tagapagligtas sa Israel. Siya ay si Jesus. Isang tagapagligtas sa Israel, siya ay si Jesus. So makikita natin, no? Andiyan yung tinubos ng ating Panginoong Hesukristo ang bayang Israel. Of course, kasama na rin yan sa iglesia. Bakit? Kasi ang iglesia na alam natin ang tinubos ng ating Panginoong Hesukristo, binubuo ng mga natubos na Hudyo at mga Hintil yun eh. Dito sa aklat ng 1, dahil ang makikita natin ang leadership dito sa sanlibutan, mapapansin natin ang katubusan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo may kinalaman sa sangkatauhan. Kinabukasan na makita ni Juan Jesus na papalapit sa kanya, sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Nakita namin at pinatunayang sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. And then, pagkatapos po niya, nais kong makita ninyo, Gawa 20:28, kaya nga, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Sa kanila itinalaga kayo ng kayong mga tagapangasiwa ng banal na Espiritu upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng sarili niyang dugo. So dito makikita natin yung katubusan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia.
Pangatlong bagay na nais kong makita ninyo, mga kapatid, no, nakita na natin yung kahulugan, nakita na natin yung obserbasyon. Pangatlo, anong mga katotohanan ang makikita sa dalawang talinhagan ito? Anong katotohanan ang makikita natin doon sa talinhaga ng natatagong kayamanan, at anong katotohanan ang makikita natin sa talinhaga ng perlas? Unang-unang katotohanan na nais kong makita ninyo, walang kapantay na anumang kalwalatian meron ng tao sa iniwang kalwalatian ng Panginoong Hesus nang tinubos niya tayo. Hindi may papantay po yan. Pansin ninyo ang kalwalatian ng tao. Ito'y sapagkat sinasabi, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Ang lahat ng kalwalatian ng tao ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalagas. Tignan naman natin kung anong merong kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito sa 1:17:5, ngayon Ama, walhatiin mo ako sa iyong sarili ng kalwalatiang taglay ko nang kasama ka bago likain na sanlipan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay may tinatawag na pre-incarnate glory. Merong kalwalatian bilang Diyos na sinasamba ng mga anghel, niluluunar ng mga arkanghel dun sa langit, na ginudyos ng sansinukob. Iniwan niya ito upang tubusin lamang tayo mga makasalanan. Dito sa 2 Corinto 8:9, ito isa pagkat alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ninyo na kahit mayaman siya, alang-alang sa inyo, siya ay naging mahirap. Ito ay upang sa pamagitan ng kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman. Mga kapatid, no, napakayaman ng ating Panginoong Jesucristo. Pag-aari niya lahat ng bagay. Nagpakahirap siya o naging mahirap siya. Nung siya ay magkatawang tao, anak siya ng karpintero. Isipin niyo, pwede naman niyang piliin na maging anak ng hari, pero ang pinili niya maging anak ng karpintero. Ang luwagi. Galing sa isang mahirap na pamilya. At yung pagiging karpintero niya, o pagiging karpintero ni Jose, hindi ito yung masasabi natin na talagang mga tinatawag rito, yung mahuhusay na karpintero, yung talagang dikalibre na ginagamit doon sa mga templo. Hindi po. Ang makikita natin, simpleng karpintero lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nais kong makita ninyo rito, naging mahirap siya dahil sa atin upang tayo maging mayaman sa kanya. Tayo po'y mayaman. Maaaring hindi sa material na bagay, pero ang kayamanan na minana natin kay Kristo ay talaga nang hindi rin masasabi nating matutumbasan ng anumang kayamanan meron dito sa lupa. Isipin mo, matutumbasan mo ba yung Espiritu ng Diyos na merong ibinigay sa iyo, na ibinigay sa iyo ng Diyos? Hindi. Now, tuloy tayo. Pilipos 2:5-8, sabi rito, ito'y sapagkat kailangan taglay ninyo ang kaisipan na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya itinuring na kailangan pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkos ginawa niya walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Yamang siya'y nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So makikita niyo mga minamahal, no? Sa pagpapakababa ng ating Panginoong Jesucristo, talagang maging sa kamatayan, no? Kamatayan kriminal ang pinili ng Diyos upang ikamatay ng kanyang anak. Hindi kamatayan ng isang bayani, kundi kriminal. Pero tandaan natin, ang kamatayan ni Kristo, hindi siya namatay na kriminal, namatay siya bilang isang tagapagligtas para tubusin tayo. And then, nais kong makita ninyo, walang katumbas sa halaga na anuman meron ang tao sa ipinantubos sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, no, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kayang katumbasan ng sinumang tao yun. Makikita kasi natin sa Awit 49:7-8, tunay na sa anumang paraan ay walang taong makatutubos sa kanyang kapatid. Naibigay sa Diyos ang kabayaran ng kanyang buhay sapagkat ang pantubos sa kanyang kaluluwa ay mahal at dapat siya huminto magpakailanman. No, mga kapatid, nais kong makita ninyo, no? May sino ba makakatubos sa ating kaluluwa? Walang anumang kayamanan na naipon o meron ng isang tao para matubos ang kanyang kaluluwa, para malinis ang siya sa kanyang mga kasalanan. Sa Biblia, merong mahalagang naging pantubos dito. Nalalaman ninyo
tinubos kayo mula sa walang kabuluang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Ang pinangtubos sa inyo ay hindi ang nasisirang bagay na gaya pila ng pilak at ginto. Subalit, ang ipinangtubos sa inyo ay mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng isang kordero na walang kapintasan at walang dungis. So makikita po natin dito mga kapatid, no? Kanina, walang kapantay, no? Ang masasabi natin na meron ng isang tao, walang kapantay na anumang kalwalatian meron ng isang tao sa iniwang kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo nang tinubos niya tayo. Pangalawa, walang katumbas sa halaga na anuman meron ng tao at ipinantubos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, nais kong makita ninyo, walang katubusan o kaligtasan ng tao ng labas sa Panginoong Jesucristo. Maganda po itong talatang ito. Sabi rito sa aklat ng Gawa 4:12, walang nang ibang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao sa ikaliligtas natin. 1:14-6, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang sino mang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. At ang makikita natin dito, no? Labas, no? Liban sa ating Panginoong Jesucristo, walang kaligtasan ng tao. And then pang-apat, walang katwiran ang pwedeng idahilan ng tao kung tatanggihan niya ang alok ng katubusan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, wala kang maibibigay na dahilan sa Diyos kapag humarap ka para sabihin mo, ay, kaya ako hindi tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Kasi kapitbahay namin, hindi ko naman nakitaan na binago siya ng Kristyanismo. Okay? Hindi mo pwedeng idahilan yon. Kasi may personal tayong pananagutan sa Diyos. Dito sa Hebreo 10:26-27, sabi rito, sapagkat tinanggap na natin ang kaalaman ng katotohanan at kung sinasadya natin ang pagkakasala, wala nang natitira pang handog para sa mga kasalanan. Ang natitira na lamang ay ang kakilakilabot na paghihintay para sa paghukom at ang nangangalit na apoy na siyang lalamon sa mga kaaway. 28. Kung tumatanggi ang isang tao sa kautusan ni Moises, mamamatay siya nang walang kaawaan ayon sa patotoo ng 2 o 3 saksi. Ang isang tao na tumatanggi sa anak ng Diyos at itinuturing na marumi ang dugo ng tipan na naglinis sa kanya ay tumatanggi sa Espiritu na nagbibigay ng biyaya. Kung ginagawa niya ang mga ito, gaanong bigat na parusa sa palagay ninyo ang tatanggapin niya. Talatang 30, sapagkat kilala natin siya na nagsasabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon, at muli sinabi niya ang Panginoon ang hahatol sa kanyang mga tao. Wow, nakakatakot, no? Makikita natin walang maidadahilan eh. Ang sino man sa harap ng Diyos, balang araw kapag humarap sila. Huling-huli, ang kawala ang mahatulan ng ayaw sa kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun ang nakakatakot, no? Kanina wala kang maidadahilan eh. Ngayon, wala kang kawala kapag nagbigay na siya ng hatol. Dahil maliwanag naman yan sa sinasabi ng Biblia. Dito sa Hebreo 2:3, kung gayoy, paano tayo makakatakas kung pinabayaan natin ang gayong napakadakilang kaligtasan? Ang Panginoon mismo ang unang nagsalita patungkol dito at pinagtibay ito sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Hebrews 12:25, tiyakin ninyo na hindi ninyo tinatanggihan ang nagsasalita, sapagkat kung ang mga tumatanggi sa nagsasalita sa lupa ay hindi makaliligtas sa paghatol, ang ating kahatulan ay lalong tiyak kung tatalikuran natin siya na nagmula sa langit. 1 Peter 4:17, ito'y sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa sambayan ng Diyos. Ngunit kung sa atin ito nagsimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga taong sumusuway sa Ebanghelyo ng Diyos? Alam niyo ano magiging wakas nila? Wala silang kawala. Wala silang maidadahilan sa harapan ng Diyos.
kung bakit tinanggihan nila ang alok ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po yung ating mga napag-aralan sa gabing ito, no? Recap lamang po para maintindihan natin lahat. Unang-una, yung obserbasyon sa dalawang talinhaga. Pangalawa, yung kahulugan ng dalawang talinhaga. Patungkol po nga ito sa katubusan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa Israel at sa mga Hintil. Katubusan sa Iglesia. Pangatlo, anong mga katotohanan na makikita natin sa talinhaga na magkasunod o yung dalawang talinhaga? Nabanggit ko sa inyong kanina, walang kapantay na anumang kalulatian meron ng tao na iniwang kalwalatian ng Panginoong Hesus nang tinubos niya tayo. Kumbaga, hindi mo maipapantay yung kalwalatian iniwan ng ating Panginoong Hesukristo nung tinubos niya tayo sa anumang merong kalwalatian ng tao rito sa lupa. Pangalawa, walang katumbas sa halaga na anumang meron ang tao sa ipinantubos sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa lupang ito, no, hindi mo kayang tumbasan ang ipinantubos ng ating Panginoong Hesukristo. Walang katubusan o kaligtasan ng tao sa labas ng Panginoong Hesukristo. Walang katwiran ang pwedeng idahilan ng tao kung tatanggihan niya ang alok na katubusan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang huling-huli, walang kawala ang mahatulan ng ayaw sa kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, napakaganda po nitong talinhagang ito. Umiikot po ito sa ginawang katubusan ng ating Panginoon. Kung ikay nakikinig sa akin sa mga oras nito, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos, kaya nga isinugo niya ang kanyang bugtong nanak upang bigyan ka ng kaligtasan, tubusin ka sa iyong pagkakasala. Ang kinakailangan makita lamang sa iyo ng Diyos ay ang pagtanggap mo sa iyong sarili na ikay makasalanan, na hindi mo maililigtas ang iyong sarili, na mananalig ka sa nag-iisang tagapagligtas na tumubo sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Umaasa ako, no? Sa napakahalagang desisyon na gagawin mo sa iyong buhay, lalo na yung desisyon na may kinalaman sa katubusan at kaligtasan ng iyong kaluluwa. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa Marikina Valley Bible Baptist Church. Manalangin na po tayo. Salamat po, Ama, sa gabing itong natapos na pag-aaral namin ng iyong salita. Ikaw po ang walwalhati, ikaw ang mapaurihan, ikaw ang maitaas. Salamat sa gabing ito, O Diyos. Dinadakila ka namin at pinapanalangin namin ang mga kapatiran na nangangailangan ng tulong, mga kapatiran na nangangailangan ng iyong paggabay, mga kapatiran na nangangailangan ng iyong karunungan, O Diyos, sa mga panahon itong may pandemic. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po.